Coach Dan Ramos. Ang taong ko po, 15 years old. Nakatira po sa OLG. Sa ng pamilya ko. Tuwing magkikita kami, lagi siyang hingiti sa akin, ang laki pa ng hindi niya sa akin. Yan na, simpleng bata, ordinaryo, inosente. Naging kaibigan kong masayahin, na mabait, matiisin, mapagmahal sa kapwa. Isang mabait, bata, at mapasayahin. It was very important for us to share this story with this benefactor. Because Darwin was like an example. An example that means whatever the condition of the street children, whatever the problems they have, they find some joy, some hope, and some love within the foundation. Para sa akin, hindi siya pangkaraniwang bata. Para kakaiba siya sa lahat ng bata na nakilala ko dito sa Tulay. Ano niya talaga yung fighting spirit niya na gusto niya patalong mabuhay. So yun yung parang nakita ko sa kanya na parang iaano ko din na sa sarili ko na parang napakamaganda niyang ehemplo din. So yung tao ko, pasensya. Saan kahit nasasaktan na siya, kahit ang dami niyang problema, hindi niya ipapakita sa iyo. Sa lahat ng nakasama kong bata, iba siya. Kasi sa kanya mo mararamdaman, never give up. Sa tingin ko, hindi marunong sa iyo siya kahit ano pa siya dapat. Kahit na may kapansanin pa siya sa iyo. Kasi kahit sa hanggan sa iyo, miskinos pa niya kung lumaban sa sumo. Siya po yung batang kahit po may sakit nga po siya, hindi po siya kumpleto, hindi pa rin po siya nawawala ng pag-asang mabuhay. Pala kanta, pala tawa,
may team maglaro o kahit na medyo nahirapan siya during that time na hindi na siya nakakalakad. Ay nakita ko yung development, ang pagbabago niya sa mga pag-uugali niya sa hanggang maging isa siyang isang batang yung makikita mo sa kanya yung mapagkalinga na rin sa kapwa niyang bata. Lalo na nung mga nasa ONG na siya, nag-mature na isip niya, siya na mismo ang nagbibigay ng mga payo sa mga batang nagwawala na huwag niyong gayahin to, masama yan. Kahit na siya mismo ay nahirapan sa mga bata to, na kahit minsan siya mismo ang kapag mga nagwawala yung mga bata, muntik-muntikan na sa madisgrasya. Pero hindi siya mapagtanim ng galit sa kapwa niya bata kasi usually ang sasabihin niya, naintindihan ko sila. Ang mga magagandang alaala na, yun na lang ang gusto kong lagi naalala sa kanya, yung palatawa siya, although nahirapan siya, ayaw niyang ipakita sa akin at yung lakas na loob niya at yung pananampalataya niya na sa pamamagitan ng pagdadasal niya, nagkakaroon siya ng lakas na loob sa buhay niya. Hindi siya nawawala ng pag-asa na, Dad, gagaling pa ako. Kapag lagi lang akong maniwala. Tapos, although minsan ako na rin nasasaktan kapag nakikita ko siyang nahirapan, although sasabihin ko lang, Darwin, ba't ayaw mo sabihin sa akin na nahirapan? Hindi mo na ako nahirapan. So, nandoon lagi yung positive outlook niya sa buhay. Yun ang magandang naalala ko kay Darwin at yung puro positive outlook, total turnover. Para sa kanya, hindi ko muna inisip yung sarili ko. Siyempre, kaibigan ko po siya. O, sino sila para sa iyo? Ubatin. Apo. Ano ba sila? Apo. Ha? Sorry. Si tinutulungan nila ako po eh. Anong? Tinutulungan nila ako sa mga kailangan ko. Mga gusto. Mission ko lang pong mas maalala ko siya ng totoo at mas magtiwala ko sa kanya. Matuto kong magtiwala at maniwala sa kanya. Kay God, Jesus. Kasi siya lang nakakaalam ng lahat ng bagay sa mundo. Kasi po, hindi naman niya ako pinapahirapan. Maalala na lang po siya. Siya na po. Ito na lang po yung kailangan kong gawin. Nakakaya ko pa. Binibigay niya sa Diyos, kahit na nasa bridge class siya,
sabi niya na yung paggawa niya ay in-offer niya sa Diyos. Missing, pakatagal ng CPAP machine niya sa parang ventilator niya, magdadasal muna yan. Di yan matutulog na hindi nagdadasal. Tapos kapag nahirapan siya, yun, magdadasal siya. Hanggang sa linginingan niya nung nasa ospital siya, puro prayer pa rin ang ginagawa niya. At siya palagi ko yun ang nagiging ang lakas na loob sa kanya. Ayokong sapag, ayokong paulit-ulit na kakwento tungkol sa kanya kasi para ayoko yung gusto ko naalala ko lahat, lahat sa kanya puro masasaya. Hindi, kasi nakita ko siya kung paano siya pumanaw since na ako nag-alaga sa kanya hanggang sa mamatay siya. Masakit din para sa akin. Lalong-lalong pagdating sa espiritual, talagang yung gustong-gusto ko sa kanya, malawak ang kanyang pangunawa, yung relasyon niya sa Diyos, napakalaki. Nakita ko yung lakas ng loob na talagang gusto niya talagang lumaban. Until nung dinalaw namin siya sa ospital, sobrang nakita ko yung ano niya talaga, yung fighting spirit niya na gusto niya patalo. Kung mapunta ako sa hospital at nagbantay ako sa kanya, nakapag-ano ako sa kanya na pagbantay sa hospital bago siya mamatay. Napaka-religious niya bata at may faith siya sa Diyos, malakas ang faith niya sa Diyos at ganun pa rin. Tapos sabi ko, parang ibang-iba na talaga ang itsura. Tapos kinausap ko si Kuya Joseph. Kuya Joseph, kailangan kausapin si Darwin. Pero palagi pa rin niya din ang sabi ate na, okay lang ako, Nay. Okay lang ako. Well, kaya ko pa. Hanggang na sinabi ni Kuya Joseph na, kung hindi ka magpapadala sa ospital ngayon, siguro bukas hindi ka na mag-ibisin. So doon lang siya natakot na. Sige, dalhin ako dali sa ospital. Tapos the following day nung dinala siya sa ospital, pumunta ako. Tapos tinanong ko siya, Kuya, kumusta ka na? Nung dumating kami doon sa ospital. Pero na-revive pa rin siya. Tapos nakita ko na nandilap pa siya. Tapos imamit ako kay Father. Sabi ko, punta na namin yung magulang niya kasi parang siguro hindi pa kami nakakarating ng ate sa sasakyan. Next na ako kay Joseph. Wala na daw siya. So parang feeling ko, parang hinintay niya lang kami para punta ng magulang na mawawala na pala siya. Namin siya. Nang nakaka-miss lang talaga si Darwin. Nasa man siya, sana
I'm sure masaya siya. Parang nami-miss ko yun sa buhay ko. Nami-miss ko siya. Isang anghel na napunta sa tulay ng kabataan.